Okay, mga boss, oh. Susubukan natin 10 teeth naman para kay Supremo. So, magkaiba ng engine sprocket, mga boss, si Barako at si Supremo. So, sa Supremo, mga boss, ito 10 teeth lang yung pinakamaliit natin kasi kay Barako kasi yung 9 teeth. So, dito try natin 10 teeth. Ang kombinasyon dati, mga boss, nito ay 1256. So, gagawin natin 1056. Sa mga nagsasabi, mga boss, na sasaya dun sa chain slider, pwede naman, boss. Kaya lang, syempre, napakahirap ng daan dito. Kaya, susubukan natin para hindi gaanong hirap. Kasi ang mapipersa nito, clutch lining, mga boss, kapag ka sobrang hirap ng daan. So, isip tayo, try natin 10 teeth para hindi mahirap ang maigi kapag ka sobrang hirap ng daan. Kasi kapag ka sobrang hirap ng daan, mga boss, napipersa talaga. Kasi sobrang hirap, hirap na hirap ng daan doon sa kanila. Kaya matitesting naman ito ni na boss, yung may-ari nito, kung ano nga ba ang performance. Pero syempre 13 teeth pala to, mga boss, 13 ginawan 13 kasi walang makuhang 12 teeth. So, pero nasubukan na nila dati 12 teeth, pero ngayon itong nakakabit ay 13 teeth. So, 13 papuntang 10 teeth. Kasi kung mapapapasyal kayo sa kanila, mga boss, napakahirap talaga ng daan, sobrang taas parang ahon. Kaya kailangan talaga ang gawin, kailangan low speed talaga para hindi mapwersa yung makina. Siyempre, pag patag naman, 5 speed naman to, hindi gaanong angal yung makina kasi mayroong ang kinta. Yan, naikabit na natin, mga boss. Oh. Oh, diba? Hindi naman siya sumasayad kasi malaki yung rear. Pero kung hindi malaki yung rear, sasayad talaga yan doon sa slider. Pero ito hindi. Yan, napakaliit talaga, mga boss. Pero sa tingin ko, mga boss, mas aalwan yung makina niyan. Hindi yan mapipersa, tama. Kasi napakaliit nga. Oh, oh. Diba? So, ganito ang mga kombinasyon na kinakabit natin dito para hindi nga mapersa. So, testing tayo, mga boss. At ang feedback naman nito, mga boss, pagka nagamit na ng may-ari. Kasi mabibigat din naman yung kinakarga nila rito eh. Kaya nitong umarga ng nasa 800 kilos. And yun, nakita nyo naman, kaya pa niya magtersera. Pero sa Barako to, mga boss, na naka 1256, hirap magtersera rito sa lugar na ito. Napakataas itong testingan ko na ito. So hindi na tayo tutuloy, mga boss, kasi may ginagawa rin sa taas, mas mataas pa sana. So yan, kita nyo naman kung gaano kataas to, mga boss. Makikita nyo, ayan o, yung dagat, napakakitang kita yung dagat. Napakataas kaya nito, mga boss, kasi yung mga Barako na tinitesting ko rito ay 1256, pero hindi tayo makapag-tersera. Pero ito, dito sa 1256 na Supremo, nakapag-tersera tayo. Kaya masasabi kong dun sa binibiyahihan itong habal-habal na to, mga boss, mamaniin na yung ahon. Hindi na niya kailangan bumuelo kasi parang gumagapang na lang siya. Iba-iba na yung takbo pagka ganito kaliit yung engine sprocket. Napakalakas ng pwersa, mga boss. Kita mo naman, oh. Sa sobrang taas talaga nito, mga boss. Basta lagi ako nagtitesting dito eh, kasi ito yung pinakamagandang testingan ko pag ahon ang pag-uusapan. Napakataas nito, kahit ito yung simentado, pero matitesting talaga kung malakas bumatak. Kaya yan. So
So natesting naman natin mga boss. Ibang-iba dun sa 1356. Napakalayo ng diferensya. Kaya, yun. Ginhawa yung makina sa ahon. Problema nito sa pantay, puro angal na to mga boss. Dun sa mga makakapanood, sasabihin, sobra talagang angal kapag sa pantay. Totoo yun mga boss. Kasi ahon naman yung hinahabol dito eh. Kailan makaahon? Kasi yung sa patag naman, pwede naman patik-patik na lang yun pag uwi or pagbiyahe. So, ganun lang yung discarte rito mga boss. Kailangan makaahon para hindi makapagtulak. Kaya nilalagyan natin to ng napaka-low speed na engine sprocket at saka rear sprocket. Gaya lakas ng engine bed. Wow. Laki ng inilakas niyan. Demo.